gusto kong tanungin sa'yo kung nabasa mo na ang aklat na binigay. Hindi pa ho, Fraile. Ay, nako. Ganun ba? Bueno, sabihin mo na lang sa akin kapag nabasa mo na para yun ang ating mapag-uusapan. Si, ba't na pag-uusapan? Si teacher ka ba? Yes! Tama ka dyan natin, Sisa. Susuportahan ko kayo sa desisyon mo. Tok natatawa. Para sa nanonood ng ano eh, ng movie eh, tapos nagko-comment. Dahil na binibini. Grabe yung contrast ng damit ng mayaman tsaka ng mga pobre dati, no? Parehong maraming layers, pero yung tela, ibang-iba. Lalo ko tuloy siyang na-miss. Na-miss? Na-miss? Miss. Ang Tagalog yun? Nalulungkot? Nangungulila. Ayun. Matagal na po ako nangungulila. Inisip ko din yun. Kapangalan sana to na ng nanay niya eh. Sana talaga. Si Narcisa, tama. Kaya lalo niyang naalala siguro. Ang galing nila doon, nakakantig ng puso. Ah, hindi niya napapapasukin yung mga bata. Talaga ba? Patay. At pumayag din ang sakristan mayor? Wala naman po sa mag-aaral kung sila. Ayaw na ng ina dito. Binagalan! Ang akala ko ba? Hindi. Hindi yung akala mo. Palasyum ka kasi. Ang bagal ng pagpaypay ko, di ba? Ang ibig sabihin, ayoko talaga sa'yo. Kasamang magandang babae si Crisostomo. Wow! Kahit ako ay nagtataka kung sino ang dalagang yun. Plastic tong hinayupak na. Hello guys, good morning or good evening kung nasan ka man ngayon. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today, yung aga na naman natin because nag-start na ang Maria Clara at Ibarra for this week. Episode 16 na tayo. Pero bago ang lahat, I want to say hi to all the OFWs out there na palaging sumusuporta sa channel natin at nanonood ng mga reaction videos, especially for Maria Clara at Ibarra. Also, hi din sa mga admins natin dyan sa group chat ng Queendom and sa mga nakasali sa group page natin na Divas of the Queendom. Thank you guys. Ayan, mag-recap muna tayo. So last week, ang naalala ko, sinaktan naman ulit yung mga bata ni Padre Salvahe. Charot. Padre Salvi. Binugbog dahil nalaman niyang nakikipag-usap sila kay Ibarra or kay Clay. Parang ganun. Sabi ng pare, bubugin sila hanggang mamatay sila pag nahuli sila ulit. So, nakakatakot yun. Kaya sinabi ko last week na parang this week na yung episode na may mamamatay na bata. And naalala ko rin last week na parang nagde-device ng plano si Maria Clara at Ibarra. Specifically, si Maria Clara talaga. Gusto niya si Padre Damaso, susulatan niya tapos ipapakuha yung mga bata, ipapalipat sa kanya. Pero I doubt na mangyayari yun kasi si Damaso at Salvi ay iisang ano lang, isang tuhog lang yung mga yan. Mga diablo pa kung sa lingwahe nila. And ano ba naalala ko last week? Ayun, nakita-kita sila sa batis. Ah, sa batis ba? Sa ilog. Yung mga kaibigan ni Maria Clara at siya. At andon si Jennifer Maravilla and si Hannah. Tuwang-tuwa ako sa eksena na yun. Nag-usap sila about sa abeniko kung paano gamitin para maglandi, basically. Charot. Hindi, para ano, may mga gestures kasi sila na gamit yung abeniko na hindi nila pwede sabihin kasi mainin nga yung mga babae dati, diba? So, hindi pwedeng paano sila ng mga salita. Pabasa-basa na lang. And then, ano pa naalala ko, last week din, parang may eksena dun na si Sisa at si Clay ay nagtitang muli. At dun nalaman ni Sisa na hindi naman pala talaga binubugbog ni Clay yung mga bata, kundi yung pari sa simbahan. At yun ay si Padre Salvi. At syempre, iyak-iyak yung Sisa. Tapos, super hug sila ng mga anak niya. Tapos, ewan ko lang kung papayagan pa rin niyang pumunta yung mga bata dun sa ano,
sa kumbento. And then last scene na naalala ko, parang tinuro na ng guro na may alam kung nasan, I mean, na may, oh, may alam kung saan tinapon yung ano, yung bangkay ng tatay ni Ibarra. Tapos parang yung guro na yon nakita natin na mabait. At tinulungan din dati ng ano ng tatay ni Ibarra. Tapos yung guro na yon ay nagtuturo sa mga bata ng Espanyol para alam nila pero ayaw nung Damaso na matuto yung mga bata, which is basically telling us na ayaw na mga pari before. Hindi naman lahat siguro, pero marami siguro na matuto ang mga Indio or yung mga ordinaryong Pilipino ng Espanyol or maging educated. So parang nakakalungkot yung ganun. Okay, ang dami kong sinabi, pero that was the recap last week. And I think we are ready for today's video na. So without further ado, guys, let's go check this out. Ready? 1, 2, 3. Sinaktan ako ng anak ng Erehe. Magpasalamat ka at nandito si Maria Clara. Pero sa susunod, nahawakan mo ako o saktan mo ako, hindi ako magdadalawang isip. Nakausap niyo na ba ang fraile? Kakakausap lang namin sa kanya. At ano ho ang sinabi niya? Hindi na nila itutuloy ang anumang sakdal na ibinabalak nila sa iyo. Paano niyo nakilalang mga anak ko? Tinulungan ko po ang mga anak niyo, Ate Sisa. Saan ho? Sinasaktan po ng fraile ang mga anak ninyo. Siya po ang sinungaling. Siya po ang nalakit sa amin kanina. Binaligtad siya. Huwag mo ko sisiraan na kukutusan kita. Ate Sisa! Ate Sisa! Nagbalik silang muli sa simbahan. Paano kung saktan muli sila ng kura? Yun na nga po ang pinoproblema ko, sir. Lalo na't alam kong isa sa dalawang batang sakristan ang mamamatay sa bubog ng kura. Sinasaktan ng mga praili ang mga kawawang mga sakristan. Siyang tunay. Kakausapin ko ang kura. Bakit gano'n na lamang ang pagnanais ng dalaga na kunin sa simbahan ng dalawang bata? Dahil nilaso ni Crisostomo Ibarra ang isip ni Maria laban sa akin. Hindi ko ipapaubaya sa demonyong yun ang mga bata. Ayaw ng dating kura na matuto ng Espanyol ng mga bata? Di ayaw ho nilang turuan ko ang mga bata na magbasa ng ibang libro, paliban na lamang po sa mga aklat na pangreligyon. At yun din po ang utos sa akin ng bagong kura rito. Nais nilang manatiling mangmang ang mga bata kung ganun. Tama kayo. Ginagawa nilang mangmang ang mga Indio. Pati ibang libro, bawal magbasa yung mga bata. Ano to? Na magagawa yun ang kura sa mga anak ko. Hindi ko na kayo papahintulutan na bumalik pa sa simbahan. Yes. Hindi ko ahayaan na may manakit pa sa inyo. Kaya hindi na kayo babalik doon, Basilio. Crispin. Ngunit baka po magalit sa atin ang mga kura. Hindi lang po kami ang parurusahan niya, inay. Maging kayo rin po. Huwag yeah. kayo matakot, Ate Sisa. Wala naman silang magagawa kung ayaw niyo napagtrabuhin yung mga anak niyo. Ngunit hindi mo kailangan magalit ang kura, Ate Clay. Totoo. Di ba nila magalit sila? Palusahan nila ako kung ibig nila. Pero hindi ko kayo hahayaan bumalik sa simbahan, lalo na't sinasaktan naman pala nila kayo doon. Yes! Tama ka dyan, Ate Sisa. Susuportahan ko kayo sa desisyon nyo. Ito ko natatawa. Para sa nanonood ng, ano eh, ng movie, tapos nag-comment. Kakusapin ko ang sakristan mayor o ang kura. Samahan ko po kayo. Halika. Basilio, dito lang kayo ha. Alagaan mo kapatid mo. Ang galing ni Andrea, di ba, Andrea? Galing niya. Tayo na binibini. Grabe yung contrast ng damit ng mayaman tsaka ng mga pobre dati, no? Parehong maraming layers, pero yung tela, ibang-iba. Malalaman mo kagad. Sana payagan ng kurang pakiusap ni inay. Ayoko na talagang bumalik sa simbahan. Hayaan mo, si nanay nang bahala dun. Naku na lang tayo. Sabi ko na nga ba, tama ako. Ganda ng bahay dun. Hindi kayo papayag na may mangapi sa mga anak mo. Ganun naman ang isang ina, binibini. Gagawin namin ang lahat para pangalagaan ang aming mga anak.
Naalala ko po yung mama ko sa sinabi niyo. Lalo ko tuloy siyang na-miss. Na-miss? Na-miss? Miss. Anong Tagalog yun? Nalulungkot? Nangungulila. Ayun. Matagal na po ako nangungulila. Inisip ko din ako. Yun. At sa kapatid ko. Matagal na po kasi kami hindi nagkikita eh. Gusto ko na nga umuwi sa amin pero hindi naman pwede. Bakit naman hindi pwede? Nasa ibang lugar kasi sila eh. Malayong malayo dito. Kaya araw-araw silang naminis. Nakakaiyak si Clymo, ano? Natitiyak ko. Magsalita? Na nangungulila rin siya sa'yo. Walang pinakamasakit sa ina ang mawalay sa kanyang anak. Pero naniniwala ako na magkakasama kayo ulit. Kapangalan sana to na ng nanay niya eh. Sana talaga. Si Narcisa, tama. Kaya lalo niyang naalala siguro. Ang galing nila doon, nakakantig ng puso. Ay nako. Pasok niya na sa lobby. Hindi ho maaaring basta nyo na lang hindi papasukin ang mga bata rito sa simbahan. Lalo na't nasanay ko na silang maigi sa mga gawain rito. Paumanhin ho, Pang Renato. Ngunit ayoko na ho talaga. Nakawa na ho ako sa mga anak ko. May hina na ho ang mga katawan nila. Pasensya na po, pero hindi na ho maaari magbago pa ang aking pasya. Pakisabi na lamang ho sa kura na humihingi ako ng paumanhin. Sayang at wala siya rito. Ngunit yak kung hindi papayag yan. Hindi papayag? Okay, ano kung hindi siya pumayag? Hindi naman po niya pag-aari ang mga bata, di ba? So, anong kay niya? At sino ka? Para mga tuwiran ng ganyan, ha? Manin ho, Ginoo. Ngunit ang namalasakit lamang ho siya sa mga anak ko. Tapang ni Clyde. Basta't pakisabi na lang ho lahat ng mga inihayag ko sa inyo. Pasensya na ho ulit, Ginoo. Tayo na, Binibini. Sandali. Kinakausap pa kita, Binibini. Sino ka at bakit tila ngayon lang kita nakita sa bayang ito? Hello ka. Ano pong pakailam mo? Ikaw ba tinanong kita kung sino ka? Ito na nga, Alisisa. Babu. Ginamit na naman yung babu. Kaya pala may eksenang nagsusumbong to dun sa kura about kay Clay. Kasi may ganun pala na encounter si Ibarra. Sir? Sir Ibarra? Miss Clay, saan ka galing? Galing ganda po ako sa gate nila ni Basilio. Sinamahan ko po yung nanay nila si Aling Sisa sa simbahan. Okay na po, sir. Nakausap na ho namin yung kanang kamayata ng kura yun. Okay na po. Pumayag na po siya na hindi niya napapapasukin yung mga bata. Ano diba? Patay! At pumayag din ang sakristan, Mayor? Wala naman po siya mag-ato kung ayaw na ng ina, di po ba? Sana lang ay matapos talaga ang pindihan ng ito. So, lalong magdududa yung kura na magkasabat sir? Sila kasi ayun. Medyo awkward po to, pero parang alam ko na kung bakit kayo nailang sa akin sa simbahan. Hala ka. Miss Clay, batid mo ako yung may nobya na? Ano naman yun? Nung nagpaypay ako ng mabilis. Explain ka. Ngayon ko lang po kasi nalaman ko anong ibig sabihin nun. Sir, sorry. Wala akong ibang ibig sabihin dun ah.
Wala po akong gusto sa inyo. Hindi po ako may in love sa inyo. As in. Well, at si Fidel? Dahil ang akala niya ay umiibig ka rin sa kanya. Maris Diaz. Ang bilis na pagkapaypay eh, di ba? Oh my gosh. Ay, naku. Kumindot tuloy. Huwag niyo na po siyang intindihin. Maraming akala yun. Akala nga niya, gwapo siya eh. Ayaw niyang bawiin. So malaman niya gusto din siya kay Fidel. Talaga. Wala, go Team Filay. Let's go. Alaka, ito na. Bagong problema na naman. Huwag papasukin dito ang mga bata. Dahil marahil nasulsulan ni Ginoong Ibarra. Lalo't tila kakilala niya ang babaeng kasama ni Sisa. Naku, magigigilalo yung ano, Padre Salvi na yan. Kaya tonta. At sino raw ang babaeng iyon? Hindi ko po kilala, Padre. Tila dayuan ang dalagang yun sa bayang ito. At kasama ka mo ni Ibarra? Sa kanyang tahanan. Ganun na nga ako, Padre. Hello. Mag-iisip na naman ang ano yan. Kung ano-ano. Oh, bakit nag-iisa ka? Sino naghatid sa'yo? Sina Victoria ho, ngunit hindi na ho sila pumalik. Ketal, tia? Naipadala niyo na ho ba yung sulat? Si, kanina pa umalis ang kutsero. Pero bago yan, may panauhin ka. Sino? Pumunta pala sa bahay. Yung demonyo. Buenas tardes, senyorita. Paumanhin at gagambalain ko ang iyong siesta. Ah, mali. Dahil pala kalahati lang. Ayan. Nag-practice. Nag-practice siya. Hoy! Parang baliw. Kumain pa, pwedeng buo. Yung... Si Fidel ba yan? Ikaw pala yan. Dami, pwede senyor. Binagalan! Ang akala ko ba? Hindi. Hindi yung akala mo. Palaasyum ka kasi. Tignan mo nga, oh. Ang bagal ng pagpaypay ko, di ba? Ang ibig sabihin, ayoko talaga sa'yo. Ang bagal. Ginanon talaga yun. Miss, the feeling is mutual. Sir. Baka naman magkasakitan na naman kayong dalawa. Omsim. Amigo, kung di na naman dahil sa'yo, hindi na ako paparito pa. Kung gayon ay halika na, pag-usapan natin ang pinaplano kong paaralan na ipapatayo sa San Diego. Oh. Paaralan, sir? Oo, Miss Clay. Dahil sa tingin ko ay mas makakabuti kung may sasakatuparan ko ang mga mithiin ng aking ama. Kaysa tangisan siya. Hindi ka na, amigo. The more you hate, the more you love yung peg nila dito. Ala. Ano bang kinakain ni Maria Clara? Napakaswerte. Ang good boy ng boyfriend niya. Totoo, ang bait ni Ibarra. Kung tutuusin, di ba, yung mga ginagawa niya. Ay, nagawalis ako, di ba? Aliw ang karakter ni Clyde dito. Nagulat naman ho ako sa inyong pagdalaw, Padre. Ano ho ang may paglilingkod ko sa inyo? Sa katunayan, Maria Clara, napadalaw ako dahil gusto kong
tanungin sa'yo kung nabasa mo na ang aklat na binigay. Hindi pa ho, Fraile. Ay, nako. Ganun ba? Bueno, sabihin mo na lang sa akin kapag nabasa mo na para yun ang ating mapag-uusap. Ba't yung pag-uusapan? Si teacher ka ba? Buisip. Ay, naku. Nagbibisit ako. Parang nakita naligaw siya, eh, oh. Yung novio kanina sa kanyang tahanan. At tuloy na meron siyang kisig. Kaya hindi ako nagtataka kung nilalapitan siya ng mga babae. Nang mga Marites babae, din pala Padre? Tong si Salvi. Nang nakita ko siya kanina, may kasama siyang babae. Ite estoy diciendo, Maria Clara, ella es muy bonita. At balita ko pa ay magkasama sila sa iisang bubono. Marites tong hinayupak na to, nanggigigil ako. Ang aking nobyo ay may kasamang babae sa kanya pamamahay. Hindi mo alam na may kasamang magandang babae si Crisostomo. Wow. Kahit ako ay nagtataka kung sino ang dalagang yun. Plastic tong hinayupak na ako na hindi mo batid tungkol sa babaeng yun. Planado ang sasabihin, ha? May painumin ka pang walang hiya ka. Malason ka sana. Oh! Papa! Iha! Ano't napapanot? Hindi ka pa makatulog? Siya makatulog? Tiya, mainam mo siguro kung dalawin natin si Ibarra sa kanyang tahanan. Magpibihis lang ho ako. Ay, karamba, Iha. Hanggang ngayon ba ay nababahala ka tungkol doon sa ikinuwento sa iyo ng kura? Sino naman hong papayapa ang loob, Tia? Paano nga ho kung may ibang babae nang kinababaliwan ng aking kasintahan at Jesus Maria Josep, ibinabahay pa niya? Oh. Hindi naman tama yun, Tia, kaya asamahan niyo. Maria, kalamayin mo ang iyong kalooban. Kalamayan? Lalaki si Ibarra. At hindi siya basta-basta nauubos. Kaya ipagpabukas mo na yung pagsugod mo sa kanya. Sige na. Paano nga ako makakatulog, Tia? Ipikit mo lamang ang iyong mga mata. Hindi kita papayagan. Gabi na o, walang aalis. Kaya bukas mo nang ilabas yung paninibugho mo. Sa ngayon eh, hala sige, paninibugho. Magpahinga at matulog ka na. Kutong batang to. Sige na, huminga ka na, anak. Maglan sana talaga magkatotong siblong sa akin ng kura. Maglang sana talaga. San Antonio, San Rafael, San Josep, sa lahat ng mga santo ng pag-ibig. Madasalin talaga siya. Mahal niya talaga si Ibarra, no? Sumusulat siya. Sir, kape niya po. Salamat. Good night. Miss Clay. Maaari mo ba akong samahan bukas? Sige po, saan ba tayo pupunta? Sa isa sa aming mga lupain. Kung saan ko binabalak, ipatayo ang pinaplano kong paaralan. Oo naman, sir. Sasamahan kita. Nako, sir. Alam nyo, bilib na bilib ako dyan sa plano mong yan. Kasi gaya nyo,
Ako rin, mataas din ang pag-value ko sa edukasyon. Kaya kahit ako, nagsusumikap akong mag-aral, makatapos. Makatapos? Makatapos na matutong magsulat at magbasa. Itong para lang pinaplano kong ipatayo ay tiyak na makakatulong upang maiangat ang kaisipan ng kabataan. Lalaki man o babae. Lalo na't ang kamangmangan ay isang uri ng pangalipin. Edukasyon lamang ang tanging susi upang ang mga mangmang ay maliwanagan. Ito ay kailangan natin upang maging maunlad ng bayan at ito ang magpapalaya sa ating lahat. Laban sa mga Kastilang mananakop, sir? Malalim na ang gabi, Miss Clay. Magpahinga ka na. Malaman yun ang sinabi niyo. Once makagraduate ako, mag-a-apply agad ako pa-abroad. Tapos, pag afford ko na, ako na ang bubuhay sa inyo. Lalayo ko kayo dito. Lalayo ko kayo kay Tutorona. Nag-i-imagine. Ano at narinito ka pa rin, Miss Clay? Ah, oo nga. Ah, sorry po. Good night. Nag-daydream yan. Huwag mong sabihin nahuhulog si Clay sa ano, amo niya. Hala ka! Oh my gosh! Grabe na to. Senyor. Maraming salamat, mga dom. Halina at maupo na kayo at magkalmasan. Tapos na po ako. Maraming salamat po. Senyorita, mukhang wala kayong ganang kumain. Hindi ho ba kayo nasarapan sa niluto ko? Masarap po. Ewan ko, wala yata akong gani. Excuse me po, mag-aayos lang ako bago tayo umalis. Miss Clay, anong nangyayari sa'yo? Bakit kaya? Wala po. Nahiro lang ako. Magkakasakit siya? May sakit ka ba? Wala naman. Hindi naman po ako mainit, sir. Baka naman nais mong dito na lang sa bahay para ikaw ay makapagpahinga. Hindi po. Sasama po ako sa lakad niyo. Nakatitiyak ka ba? Opo, sir. Medyo nababagot na rin ako dito eh. Gusto ko rin makalabas. Sige. Kung gano'n ay maghahanda na rin ako. Masama yung pakiramdam niya. Baka hindi siya natulog kagabi. Nakapaa yung mga bata. Hindi na ba talaga babalik si Basilio at Crispin? Si Padre, di po sila dumating. Sakitin hindi talaga si Salvin. Sumunod ka sa akin, Renato. May ipapagawa ko sa iyo. Vamos. Grabe, yung character talaga siya. Yung ubo niya, na pa-sulpot-sulpot, ang galing. Susunod naalala niya ba? Mga dong. Tia, talagang kinakabahan mo ako. Paano nga kung totoo ang sinasabi ng Kura? At bakit naman ikaw ang kakabahan? Hindi ba ang dapat nakabahan ay yung si Crisostomo at yung babaeng yun? Kaya pumirmi na lang tayo dito. Malalaman mo rin ang katotohanan. Oh my gosh. Maabutan niya magkasama sila. Oh, ang bilis! Nakalipas bago
Lahat po talaga ito, lupain nyo? Lahat ng natatanaw ng iyong mga mata. Grabe, ang laki! Balang araw, Miss Clay, uunlad din ang bayang ito. Lalo na't kung makakapag-aral ang lahat ng mga kabataan dito ang magiging huwaran ng bawat bayan sa buong Las Filipinas. Ginababalik ng kura ang mga bata sa simbahan. Malaking bilang ng salapi ang nawawala kay Padre Salvi. At iisa lamang ang aming hinala kung sinong nagnakaw nito. Ang ngayong bunso, si Crispin. Hindi po totoo yan! Oh my gosh, may pintangan na nagnakaw. May amal sa tabi. Hoy! Tinuruan niya ng ano, pang squammy na version. Pala magkakasakit siya. Patay. Ba't kasi naligo sa ulan, girl? Eh, may sakit na nga. Woo, ikaw talaga, Clay. Oh my gosh, ayan na. Woo, grabe ang ano, mga eksena ngayon. Ang dami nang nangyayari. Nakakatakot yung pinagbintangan yung batang nagnakaw. Pero yung nagnakaw daw yata, yung sakristan. And yun na siguro yung ano, yung dahilan bakit ikukulong nila yung bata or mamamatay yung bata dito. And ano ba yung natutunan natin today? Ganun pala dati, no? Pagbabae ka, kunwari yung mga ganyang eksena, dapat hindi ikaw yung takot kasi, di ba, marami pang lalaki dyan, ganun yung eksena. And pagbabae ka, dapat, ano ka, parang ikaw yung ahabul-habulin talaga dati. Eh, ngayon medyo hindi na ganun yung nangyayari. Yung mga babae minsan ngayon, super habul na din sa mga lalaki. And may mga words tayong natutunan pero nakalimutan ko din. Ang lalalim ng mga salita, grabe. And yun pala, no, yung na-miss na word, hiram pala talaga yun, no? Yung miss kasi English yun eh. So, na-realize ko lang, nakakatawa. Marami ng salita sa atin na ano na mix na talaga sa ibang lingwahe. Anyway, guys, that was my reaction for today. Thank you so much for being here. Kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat. And abangan nyo bukas yung reaction din natin sa episode 17. Maraming salamat, baka malit na ako. And see you again in my next video. Bye! Sa ng chill.